Ano nga ba sa'yo guys sa pangongolekta? Isa ba itong investment o libangan lang? So dapat alam mo ang purpose mo kung bakit ka nangongolekta, guys, no? So samahan nyo ko at ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Dalawa lang naman tayo ang katanungan ngayon. Ano nga ba para sa iyo ang pagkukulek ng mga old coins, mga bagong coins? Isa ba itong investment mo or hobbies lang? So sabi ko nga kanina, dapat alam mo ang purpose mo kung bakit ka nangungulek. Ayan, kaya huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung trip mo ang ganitong mga video. Nagre-review po tayo ng mga barya, no? At sinishare natin ang ating mga nakukulik dito sa ating YouTube channel. Okay, simulan po natin. Kung ikaw ay nangungulik ka bilang isang investment, natural po yan, no? Marami pong mga coin collector dito sa atin sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa, no? Ang pinagsimula naman talaga ng pagko-collect ng mga coins ay noong unang panahon pa, no? Panahon pa ng mga hari, no? Libangan na mayayaman ng mga tao yan. At ang yung iba talagang gumagastos sila para lang makakuha ng mga magagandang barya. Alam ko kasi dito sa atin, may mga mayayaman, yung mga talagang masasabi na natin, mga numismatics, di ba? Yung mga numismatis. At talagang binubuhos nila yung effort nila para makakuha ng mga magagandang mga barya. Yung ating iba naman dyan kasi kasama yung kasaysayan, diba? Nangungulik sila ng barya para malaman kung anong kasaysayan. Sa likod kasi ng barya na yan, nakaukit yung kasaysayan ng bawat barya natin. Ganon din naman yan dito sa atin, diba guys? So mga matanda, mga bata, mga millennial, alam nyo, mga millennial na rin nga nagkukulik at yung iba dyan talaga may mga kaya sa buhay at nag-i-invest sila dahil alam nila balang araw yung kanilang mga kinukulik na yan ay mapapakinabangan. Kumbaga, meron silang business interest. So, maganda mag-invest ng at the same time, di ba? Libangan na rin. So, pareho lang. Pag nag-collect ka, nalilibang ka, at the same time may nagiging investment mo na rin itong mga baryang ito. At syempre sa panahon ngayon, hindi mo naman kailangang maging mayaman bago ka magsimula ng pangongolekta ng mga coins. May mga paraan na po tayo ngayon. So, may mga tinatawag tayo mga pamamaraan, diskarte, para makakuha ng mga error coins, mga valuable coins. Diba? So pag nagkapera, darating ang time na kailangan mo rin bumili kasi mayroong mga coins na talagang hindi na basta-basta ang makukuha. Yan. So guys, ano para sa iyo? Pakicomment mo, no, kung investment ba para sa iyo or hobbies lang. At kung ako naman ang inyong tatanungin, nagsimula na ako nito dahil ako po ay nagbablog. Binablog ko na po at yan na po ang aking pinaka purpose kung bakit po ako nangongolekta ng coins. So ayan, asahan ko po ang inyong mga komento guys. Magbigay po kayo ng opinion at malaya po tayong lahat na mga pagkokomento rito. Basta tanda lang guys, maging respectful po tayo sa mga bawat comment na ating ilalagay. Kasi pag hindi po magandang comment, automatic mawawala po yan. Diba? So sayang lang. Ayan. So maraming maraming salamat uli sa inyo guys. Ayan, investment and hobbies, pwede na pong pagsamahin yan. Pero meron pa rin namang mga collector dyan na pure investment lang. At yung iba naman ay hobbies lang. At yung iba nga dyan, mga professional pa. Yung iba mga engineer, mga doctors, mga abogado, diba? At the same time, numismatis na rin sila. Diba? So napakaganda pong gawin nga libangan dito para sa akin. Kasi para sa akin, nalilibang po ako dito. No? So ayun na po ang kabuuan nating content ngayon guys. Huwag kalilimutan mag-subscribe at sana nabigyan ko kayo ng konting aliw. Guys, maraming maraming salamat po. God bless po.